isang pinagpalang umaga na naman, mga kaletos, mga kagaya. Kaya nang nabanggit ko doon sa nauna kong in-upload na video sa YouTube channel namin, at sasabihin ko sa inyo kung magkano yung nagastos nitong greenhouse namin at kung ilang harvest bago natin mabawi yung ginastos natin dito, kung yung ROI, yung return of investment natin dito sa ganitong setup. So nandito yung mga listahan ko. Yung area pala nito, yung laki niya is almost 26 square meter to. So yung haba niya is 25 feet, yung lapad niya is 11 feet. So almost 26 square meter tong greenhouse namin. So i-discuss ko ngayon kung magkano yung nagastos nitong paggawa ng greenhouse. Kasi kung ikukumpara natin doon sa mga gumagawa ng greenhouse, medyo may kalakihan talaga. Pero hindi ibig sabihin na huwag kayong magpagawa doon sa mga gumagawa ng greenhouse. Kasi kung kaya nyo naman magbayad, o ano, kasi ang binabayaran natin doon yung expertise nila, saka yung, syempre may pangalan na yun eh. Pero kung tayo sa mga nag-uumpisa, sa mga beginners, mahalaga yung video na to para sa inyo. So, yung nagamit namin ditong materialis ay nandito sa listahan. Yung ginawa kong poste, 2x2 po na tubular yan. Ang nagamit namin is 5 piraso. Tapos yung 1x2, yung frame. Ito yung pinaka-frame. Yung mga frame na ginamit dito is 17 po na piraso yan na nagamit namin dyan. Tapos yung 1x1, na tubular, yung ginamit natin dito sa bed na frame, ano yan, 10 yung nagamit namin. Tapos yung 1 1/2 angular bar, yung nasa pinakataas niya, 2 piraso po yung nagamit namin. Tapos yung wall angle, yung pinangipit namin dito sa net, 11 pieces po yung nagamit namin dyan. Itong net na ginagay namin dito paikot, hindi kasi nakakabili ng kung ilang meters ang kailangan mo, isang rollo talaga. So 50 meters yan, nagkakalagas yan ng 3,700. So ang kailangan ko lang naman is 36 meters. So yung sobra nagamit ko naman dun sa likod kong aquaponics, pinang bubong ko siya, yung pinangharang sa ano. Pero yung mga pwede mo namang gamitin kung saan may yung sobra. So marami pa kaming paggagamitan doon. Yung UV plastic, 17 meters yung nagamit ko rito. Gusto ko sana 200 microns, kaso yung available lang is 150. 250 microns yan. Yung naikabit ko dyan, 17 meters po yan. Si channel, gumamit po kami ng 8 piraso yung pang-ipit sa gilid na si channel. Tapos yung wiggle wire,
16 pong piraso kasi yung pinang-ipit ipit namin sa net saka yung sa UV plastic. Downspout, yung total downspout po nito na nagamit natin dito sa ganitong setup, NFT setup po to. Ang nagamit ko rito is 40 pieces na downspout. Na downspout. So nagkakahalaga po tong 40 pieces na downspout ng around 10,200. Kasi nabili ko tong downspout nung medyo mura pa yung presyo niya. Ngayon tumaas na yung downspout ng 25%. So kung nagnanais kayong magtayo ng greenhouse, nagagamit ng downspout, kung kulang pa yung budget, mas sinasuggest ko bumili na kayo kasi alam ko parang tataas pa tong downspout na to. Yung connector, 32 pieces po yung nagamit ko, yung connector yung pangdugsong sa downspout. 32 pieces po yung nagamit ko rito. So nagkakahalaga po siya ng 1,760. Yung water pump na ginamit ko dito sa pump sa system na to, 69 watts po siya. So nagkakalaga po siya ng 2,600. Tapos yung drum na blue drum, ayan, yung reservoir natin, gumamit ako ng isa, nabili ko dun sa palengke, 1,500 yan. Tatlong, saka yung dalawang PVC, yung drain yung sa ilalim, papunta dun sa yung 3-inch PVC po yan, dalawa yung nagamit ko. So, kung tututalin natin lahat yung materyales na nagastos ko rito sa ganitong setup, nasa 43,000 siya, 62 pesos. So, yun. Kasama na doon yung mga pintura, paintbrush, saka yung siyempre welding rod na ginamit natin. Total lahat na materyales is nasa 43,000. Yung labor nito, natapos kasi itong yung nag-haircut ako ng isang tao mag-welding. So natapos niya ng 11 days. So 650 yung per day na binayad ko. So nagtototal siya ng 7,000. So 43,000 yung parts ko. Yung labor is 7,000. Almost 50,000 yung nagastos ko rito. Of course, wala yung bayad ng ko kasi gumagawa rin ako. Yung gawa ko, hindi kasama dun sa labor. Pero almost 50,000 yung nagastos ko dito sa ganitong setup. So pag-usapan natin ngayon yung ROI, yung return of investment. Ilang harvest ko ba mababawi yung nagastos kong pagpatayo nitong greenhouse na halagang 50,000 sa ganitong harvest ko. So ito nagtototal po to ng 480 lettuce heads yung ganitong setup. So mag-umpisa tayo dun sa water pump. Yung water pump ko, kasi pag-uusapan natin yung operating cost sa mabebenta natin, ibabawas natin dun sa ating mabebenta. Yung water pump ko is 69 watts yan. So, naka-on lang po yung water pump ko ng 12 hours per day. Wala po akong timer. 7 a.m. to 7 p.m. naka-on yung water pump ko. So, kung 69 watts siya, ita-times natin doon sa 12 hours, magkakaroon tayo ng 828 watt hour. So, i-convert natin siya sa kilowatt hour, i-divide natin siya sa 1,000, kakaroon siya ng 0.828 kilowatt hours. So, i-multiply natin yan sa 30. Kasi dito yung generation charge is 5.33 yung sa kuryente. Depende siguro sa inyong lugar kung magkano yung generation charge. So, pag minultiply mo yung sa 30, yung 69 watts na water pump, yung monthly consumption niyan sa kuryente nag-amounting ng 132 na pesos per month yung nagagastos ko dyan. Sa 12 hours naka-on siya araw-araw. Yung kukupit na nagamit dito,
sa kasi yung growing medium natin dito sa ating ano is kukupit. Kukupit po yung ginamit natin dito na growing medium natin sa ating tanim. Kukupit po 'yan. So itong 480 na lettuce heads natin, ang nagamit ko dito is isang sakong kukupit. So yung kukupit nagkakahalaga ng 150 per sack. So idadagdag din natin yung sa operating cost. Itong 480 lettuce heads, ilang nutrient solution yung nagagamit. So ang kailangan ng isang lettuce from sowing hanggang harvest is almost 1.5 liters na water. So pag minultiply natin yung 480 sa 1.5 liters, kailangan natin ng 720 liters na tubig sa lettuce na to. Sa 720 liters na tubig, ang kailangan nating nutrient solution is almost 1 liter and 1.5 liters na nutrient solution. So kung ang nutrient solution ngayon sa online, yung isang litro nagkakalaga ng 500, so almost 850 yung 1.5 liters na nutrient solution na nagamit natin para dito sa ating tanim. Tapos yung buto, so yung seeds nito, pag pelletize kasi ang ginamit natin na buto, nagkakalaga yung buto ng 1 peso yung isang buto niya. Pero may mga local seeds po tayo na nabibili sa market na 60 pesos, 70 pesos. Pero i-compute natin sa pinakamataas na halaga yung buto. So, piso bawat isa. So, sa ganitong setup, ganitong kadami, so ilagay natin na 480 ang nagastos natin dito sa buto lang. Yung styro cup, ito, kasi styro cup, ito, siyempre, gastos din natin to eh. So, yung bili namin dito, yung 1,000 pirasong styro cup, binili namin na ng 960. So, nagkakahalaga ng yung operating cost natin ng isa, ganito, kung itototal natin lahat, is nag-amount ng 96 cents yung styro cup. Kasi 960 yung bili namin sa 1,000 na ano. So yung total ngayon na gastos natin bago mag-harvest hanggang sa harvest is yung kuryente natin sa water pump is 132. Yung nutrient solution natin na nagastos dito is 850. Yung kukupit na isang sako is 150. Yung seeds is 480. Saka yung styro cup is 460 ang nagastos natin. Yung total niyan is amounting ng 2,073. So, sa 2,073, i-divide natin yung sa 480 kasi 480 yung lettuce natin dito sa ganitong setup. So, yung operating cost ng ganito, yung isang ganito, is amounting to 4 pesos and 31 centavos. So 4 pesos and 31 centavos yung operating cost ng isang cup na lettuce natin. Ngayon, pupunta na tayo kasi ibebenta na natin 'to. Magbebenta na tayo. Kung magkano yung mapagbebentahan nito saka gaano katagal natin mabawi yung setup natin ng ano ng ganitong setup na greenhouse natin. So kung ilalagay natin dun sa pinakamababang presyo kasi yung ang bentahan kasi ng lettuce depende sa lugar. Dito sa amin ang pinakamababang nabebenta yung isang cup is 25 pesos. So nabebenta ko rin siya ng 35 tatlo isang daan. So, ilagay natin yung computation natin dun sa pinakamababa. So, halimbawa, ito, mabebenta ko siya ng 25. Iaawas ko yung, babawas ko yung operating cost ng bawat isa nito is 4 pesos and 31 cents. So,
ano na lang, parang nagkakalagay na lang siya ng 20 pesos and 69 centavos. So pag binenta ko siya, ito lahat, makakakuha ko ng 9,000, around 9,900 sa pinakamababang presyo. So kung 9,900 ang nagastos ko dito sa pagpagawa nito is 50,000, i-divide ko sa 9,900. So almost 5 harvest ko bawi na tong setup na ganito. Eh what if kung mabenta ko siya ng 35 doon sa mataas na ano. So pag nabenta ko to ng 35 isa, iwaawas ko yung operating cost na 4 pesos and 31 cents. Mabebenta ko siya ng around 14,000 lahat itong sa ganitong setup. Pag ang 50,000 na nagastos ko dito, i-divide ko around doon sa 14,000 na mabebentahan ko nito. So, masyadong iiksi pa yung ROI ko, mabilis ko mabawi kasi tatlong harvest lang, bawi ko na yung nagastos ko dito. So, ganun 'yon. Mabilis mabawi. Ngayon, kung nag-iisip kayo gumawa ng ganitong setup, una-una, tingnan nyo yung lugar, yung location nyo. Kung baka mamaya wala naman kayong market, magtayo kayo ng ganito. Tapos siyempre, hindi na yung mababawi yung nagastos nyo. Dito kasi sa amin, pag hindi ko na walang pumuntang customer dito, dinadala ko lang sa kalsada, saglit lang nabibili yung produkto ko. Kaya, mabilis siyang maibenta. Tapos sa paggawa ng nutrient, kasi mag-iisip tayo kung saan tayo makakatipid. Itong nutrient, kanina binigay ko sa inyong computation is around 850. Pero yung actual talaga na nagamit kong nutrient dito is walang 850. Kasi ako na rin po yung gumagawa ng nutrient solution ko. Panoorin nyo po yung previous video ko na about sa paggawa ng nutrient solution. Makakuha rin po kayo ng idea doon. So, yun lang po sa araw na ito. Malapit ng Pasko. Malapit na rin ako mag-harvest. Actually, i-harvest namin to 7 days from now. Itong araw pa bago i-harvest. Pero tingnan nyo po, pwede na siyang ibenta. Ganun po kalago yung lettuce namin. Ito po yung romaine. Ang sarap po nito. Malutong na malutong to. Ito naman po yung red lettuce sa baba. Ang lalaki na niya. Ayan. Saka ito naman po yung loose leaf lettuce namin. Ayan, makikita nyo po kung gaano ka-healthy. Ayan. Ayan. 7 days pa bago i-harvest. Ayan na, pwede na siyang ibenta. Ganun po kalago yung namin, lettuce. Oh. Fresh na, healthy pa. So, maraming salamat po sa inyong panonood. Nawa may natutunan kayo sa episode na to. At kung may natutunan kayo, i-share nyo po para matutunan din po ng iba. Hanggang sa muli po, mga kaletus, kagaya. Maraming salamat po.